Spotlight. I'm Izel. I'm Dina Ventura. Yes. Alam niyo, this is a very special episode for today kasi kasama natin a Filipino actress who wears many hats. Nako, she's a host, a stand-up comedian, a drama actress, a comedian. Hashtag sana all. Please welcome Miss Tessie Tomas! Hello! Hi, Miss Tessie! Thank you for having me in Spotlight. It's yes, my pleasure, as the British would say. Pleasure. Kamusta po kayo, Miss Tessie? Ayos lang naman. Eto, nagkakape. I'm such a coffee lover. Ano ko yan? The elixir of life is coffee. Siyempre, ako up and down pa. Kasi as you know, I lost my mom last March. So, hindi gaano kagandahan. Tapos naman, February 3 pa ako nandito from the Isle of Man. And as it's public knowledge that I'm beginning to live there with my British husband since August 2018 after Blood Sisters, yung pinakamalaki kong teleserye yung ginawa. So I've been going back and forth because of my mom. Parang 4 months there, 3 months here. Tapos 5 months there, 3 months here. Tipong ganun hanggang yun na nga. Yun ang nangyari sa mom ko. Travel, opo. Kamusta po yung pabalik-balik yun na life dito? Are you still able to accept offers in between? Good question. Hindi. Kasi nga, last year, before the COVID pandemic, I was offered and then ang gusto nila, magstay ako siyempre ng 6 months, no? So, can you imagine na piniyagan ako ng husband ko? I was so happy. But because of the pandemic, napack up yung project. So, walang nangyari. But it is quite tiring also to be, yun nga, bi-coastal, meaning two coasts. Nandun ka, nandito ka. Kasi we're still maintaining our apartment here. Tapos may mga cases na, syempre, yung bang pinandun ka, kunyari, ng maximum na ng 5 months, I have to take care of my bills, ganyan. And then yung mga cash flow mo, ayusin mo pagkatapos, of course, yung very worried about my mom noon kasi sickly na nga, kaya ang hirap siyang iwanan. And then yung mga things mo, marami akong naiiwanan dito o kaya naiiwanan ko naman doon na hindi ko nadadala dito. So this time around, I'm learning from my mistakes. I'm trying to be a bit more organized, yung naka-empake na kaagad yung mga dapat talhin or ginagawa mo na yung mga check-in mo well in advance while you have time. Hindi na ng picture namin. Yeah. That's John. That's the partner of my son. Na-miss ko naman. Ganda ng pictures nyo, ha? Saan yung kinuha yan? Sa Facebook. Sa Facebook. Yan sa ano ata yun, ha? Sa Vienna. That's John. It's in New York. That was in New York. That's where your son is based. I'm sorry? That's where Robin is based in New York. Robin is based in New York City. He's actually married. They went into a same-sex marriage a few years back, parang 5 years na. And John Cucciarella is his wonderful partner who is a very respectable corporate lawyer at Citibank. And my son naman is a graduate of Parsons University. Cool. In fashion design. But before that, he also was a fine arts graduate, just like me, from the University of the Philippines. Di ba? Yes. Ma-mention na. Sa kataga UP, ano yung UP? University of Pangasinan. Miss Tessie, tell us naman a little bit about your life in Isle of Man. Kasi parang sobrang shift. About your life in Isle of Man. Okay. That's a good question. It's a far cry from here, which is very quiet, yun talaga. And there are only 80,000 people. It's parang isa siyang malaking Boracay. Kasi nga it's only 30 square miles. And then if I may say so, and you can see it in Test Tube, Tessie Tomas, my YouTube channel. Ang ganda-ganda niya, it's like paradise on earth kasi ang dami niyang mga hills and sloping glens and beautiful flowers, and then the seagulls are flying so low in your apartment. Talagang maririnig mo yung tunog nila, they wake you up, and the sea smiles at you every morning, ganyan. That's so poetic. And our apartment
is at Cronquillan, diyan kami, Port St. Mary, the promenade ang tawag. Mm-hmm. Kaya the tinawag siyang the promenade is mm-hmm. we are right across the beach. We are right across the Irish Sea. Ayan, bahay namin. So, parang nasa Boracay ako araw-araw. Wow. Iba talaga, magical. Kasi parang kung nalulumbay ka at nagising ka, parang mabilis sumaya. Tapos kung naman inaantok ka at nagising kang ganon, mabilis ka rin magigising kasi ang ganda-ganda nung tanawin. Pero of course, challenge siya kasi noong namang winter, nakasakit naman ako sa sob kasi lumaba hanggang 3 degrees, 4 degrees ang aming temperature. That's really the scene across our place. Wow! Tani, di ba? Parang nasa resort ka na kaagad. But that's just our house. Wow. Across our house. Ang swerte yan. Sa na. Ano yan? Sa Castle Russian. Castle Town. Oh, wow. Yan, Castle Town is one of the favorite of Robin. Kaya niya pinili yan. Kasi meron siyang, there's a castle in the middle of town. Parang isa kaming malaking Disneyland na akala mo mga artificial yung mga scenery. Ganun siya kaganda talaga. Namimiss ko na tuloy ngayon. Tagal na rin kasi ako dito. Walang sinabi yung Rojas Boulevard. Rojas Boulevard. Sa Rojas Boulevard. Hindi. If I may say so. Pag iniisip ko nga, sabi ko nga, ano ba talaga yung difference? Of course, the scenery, the weather. Kamukha ngayon, 40 degrees. Talagang miss na miss ko yung mga 10 degrees, 16 degrees na naka-life jacket ka lang, tapos naka-hat ka, naka-scarf ka, and you feel so good. The air is so crisp and clean. Mm-hmm. And it smells so nice, no? Smelling of the sea. Pero sabi ko, siyempre, ang kaibahan naman are the people. Dito naman, ang nakapapagpasaya sa akin, yung mga tao around me. Di ba? Kasi parang lahat naka-smile, tapos mga kaibigan mo, o kaya maski dito sa condo ko, yung mga staff dito, they're very friendly, nagpapatawa. Yun ang wala naman doon sa Isle of Man. But so it's really the people here, the Pinoys, no? And of course, the food, no? Talagang andaling tumaba kasi nga ako, ang trip ko dito, pag ganitong mainit, bumibili na ako dyan sa naglalakad ako. Kasi dito na ako sa Greenbelt. Greenbelt, Green di ba? Belt. Favorite word mo yan. Di pa nila alam kung bakit. Kasi favorite ko pagka ganito kainit, pinagtitripan ko, yung halo-halo. At wow, saka yung masarap sarap na pansit palabo sa Razones. Ay, wow. Flagging ba yan? Yeah. Yung mga ganun, nagsa-self-indulge ako. Or bukas, nagpapaluto ako ng sinigang na baboy. You know? Or ako, nagluluto ako ng kaldereta, ganyan. Ibang-iba yung pakiramdam. Iba din yung nagluluto ka ng kaldereta, pero nandun ka sa malamig na lugar, wala sa Pilipinas, iba yung lasa. Di ba? Iba yung dating, maski adobo yun. Pero iba yung nandito mo, niluto, ganyan. Yan ang sinasabi ko. Okay. The local color, the local flavor. Yeah. Yan. Miss Tessie, Miss Tessie talaga. Nasanay po kasi ako ng Miss Tessie. Oo nga. Gusto ko naman tawagin Miss Tessie. Opo. Kasi parang sobrang dami ng roles that you did throughout your decades of career. Any favorites? Or meron ka mga tumatak talaga sa'yo? Unforgettable. Oo, halos lahat naman ng karamihan. Siyempre, pag sinimulan natin, Tessie ng Tahanan is not a role, no? It's a hosting job. Siyempre yung Barbara Tenco. Ay, yes! Barbara Tenco. Yes! Abangan sa susunod. Oh. Naabot ko po yan. Dino, ano ba ang ginawa mo? Ba't mo pinatay yung topic bahay natin? Tinignan ka lang ng masama. Sige na, ilibing mo na siya. Tapos masakit ang ulo ko. Ang dami ng pildoras na ininom. Masakit ang ulo. Mga ganyan. Tapos siyempre, nalala ko yan. Alin? Yung Barbara Tenco, naalala ko po yan. Oo nga. Mm. And of course, yung sa mga impersonation ko, yung definitely favorite ko yung Meldita, di ba? Look at the Filipinos. They're hungry, but they're smiling. That is the real index of the progress of a nation. Not the stomach, but the smiles. Tulad ng tiyo ko, namatay ng nakangiti. Don't you see, I dress like a star because the Filipinos are very poor. They want to see a star when you wish upon a star.
Yun. Ang galing! Thank you. Sige, mag-request pa kayo. Miriam, si Senator. Ibalik Miriam, natin. Miriam, siyempre. Sabi niya, ni Miriam, defensors. Ay, mali. Miriam Detector, saan man magtago? The truth is, if a person is an invalid passport, then you don't need a warrant. Because an invalid passport is proof enough that the person is already committing a crime. And there's a provision in Executive Order Number 5, Section 7B, paragraph 10, page 227C, second to the last footnote, that says that if a person is committing, has committed, will commit a crime, whereas we're off ipso facto, flagrante delicto, mandatum, chini, bani, bini, bici, da ichi, kimchi, pansit, mami, lame, the government's order serves as a warrant of arrest. Parang sa magaling ako ngayon, ah. Actually po. Yes, ang galing. Wala pong practice yan. Epekto ng kape. Epekto po ng kape. Nakaka-miss yung mga performances ninyo, to be honest. Alam mo, if I may say so, ngayon na pandemic, di ba, everybody needs to laugh. Yes. Ganyan. So, minsan, sinasabi ko nga, sana before I leave, I can have, ayoko kasi ng Zoom eh. Sabi ko, sana mas limited engagement. I would like to do a show na for the benefit of my Samar Foundation, Katbalutanan Foundation, Inc., of which I'm the President Emeritus, no? We do all sorts of social work for the people of Katbalogan. Whereas yung parang Tessie Tomas unplug lang. Ganito, hindi na magbibihes, pero may limited, ano lang, people. And I want to do my stand-up comedy, social distancing. Yun lang ang mahirap kasi parang, ewan ko lang, hindi pa lang ako ma-turn off sa izo-zoom mo lang akong ganon. Dami na, may mga offers ng ganyan na online-online. Parang di lang ako nag-warm up. Buti nga, pinayagan ko kayo ngayon. Oh, thank you. I'm so lucky. Diba? Pero, thank you, Ricky. Gusto ko kung performance talaga, live. Kahit limited engagement. Pumunta kayo sa Luneta Park. Ang unang 20 tao na pupunta doon, i-charge po ng 20,000 per person, mapapanood si Tessie Tomas live. Parang yan, social distancing. Taray. Di pero kasi you lose personal touch kasi when you do Zoom di ba? Even in classrooms, di ba? Parang saka nakakasawa. Ay, sorry. Sige po, go ahead po. Lahat na kasi nag-zoom, di ba? Yeah. Parang Zumazakit na ang ulo ko sa Zoom. Zoom fatigue ang tawag nila. Zoom pa rin. Kahit nga po love brush, bahala na si Batman. Baka matuloy pa rin. Sana, because I think a lot of people miss you and your performances. Oo nga eh. Hindi, pero diba, if just for discussion purposes, even if you want to, I don't think you will be given a permit. Di ba? You will not be given a permit. Baka hulihin ka. Pagka sinabi mo magpe-perform ka ng gano'n. Di ba? Ewan ko lang. Unless you make it like at the backyard of a millionaire in Forbes Park na private gathering. Iba yun. Di ba? Private gathering. Hindi public venue. Pero may number of people din pa rin. Oo. Bawat isang tao, 100,000 na bibigay kasi sa foundation mo naman. Tama. 100,000 per seat. Per something seats. Like that. Uh-oh. Okay. Anyway. So, we miss you performing, but do you miss it also, ikaw mismo? Kung nami-miss ko. Yeah, alam mo, I really have to use my earphone because I am missing some of your words dahil ang aking iPhone yata ay hindi nagaanong kagandahan. So, perform disaster. Ilalagay ko lang habang nag-uusap tayo. Kasi okay. Nagpipretend ako or kasi kaniwanag ko eh. Okay. That's better. There. What was your question? If you miss the show business, if you miss... Oo naman. Ba't naman? Hindi nga. Siyempre, once an actress, always an actress. Ang ginagawa ko na lang, kinakausap ko na lang sarili ko sa Isle of Man habang naghugas ako ng plato o kaya... nagganyan-ganyan ako. Si Tessie Tomas ito, tapos kausap ko si Meldita, tapos si Tessie, kausap si Bonnie Bandia. Buti hindi ako nakikita ng pulis dahil baka ma-aresto ako. Di ba? Baka sabihin, what? That girl is cuckoo's nest. Parang ganyan. But when you get... And you know, I haven't actually displayed yet my stiff upper lip, you know. Oh, yeah. Because I can actually talk like the queen. And it's really an ambition of mine to
to have an audition for the fourth or fifth series of The Crown. You know, because I know, sorry that I'm an English paper. The more aristocratic they are, the more you can't understand what they're talking about. Ang galing. Pati yung pacing ng pagsasalita ni Queen Elizabeth, parang naririnig ko talaga siya. Oo. Kasi, kidding aside, malalaman mong aristocratic para ma-detect nyo kaagad ang isang British woman or man sa accent, number one. Mm-hmm. Number two, you know, the more aristocratic they are, the slower they talk. Oh! Kung masyado kang mabilis mag-salita, kung masyado kang mabilis mag-salita, and it's aristocratic. So, the queen, as you very well know, has lost her husband, but she has the stiff upper lip, and mahilig sila sa, she cannot actually display her feelings, but she holds back, and she would like to be seated all by herself during the funeral. Taray! Tsaka lagi silang naka-hat. Diba? Bakit ba? Can you imagine? Ako tinatanong ko sa sarili ko, nasaan ang mga damit ng queen? Nanonood lang ako, minsan kamakain ng breakfast, wala akong magawa, ginanon ko yung aking, kasi walang TV dito YouTube channel, nakita ko yung What the Queen Does, ganyan. Mas isang araw pala, kumakabi siya apat na beses. Okay. Can you imagine, maski sabihin mo 4 times 5, 20 clothes a week. Ha? Diba? 20 clothes a week. Wow, she can fill a castle. Saan nandun yun? I'm sure nag-re-repeat ng after a while, no? Mm. Pero and then ang dressers niya, dresser yung nagbibihis sa kanya, mga apat din. Mm. So staff niya around her is about 6 people, you know? Wow, sabi ko. Ang ganda naman nun. What a life. Tapos meron siyang regimen, baka masyado na humaba ang ating pinag-uusapan. Mula nagtatrabaho siya mula 9:30 hanggang mga 4 or 5 p.m. lang. Pero well, at pati yung mga kusino, kay Prime Minister ka, kay ano, ganyan-ganyan, talagang 20 minutes ka lang. You have to leave. That's all that you can have from the Queen is only a 20-minute audience. Meron ako napanood sa Crown, ewan ko nakita nyo, na there was a time na hindi binibigyan ng chance ang Prime Minister to sit down. The Queen sits, but the Prime Minister talks standing up. Hanggang nabago na lang later on na parang masyado naman ito, pinaupo na. Di ba, can you imagine? Yung ibibrief mo ang queen about government policies, tatatan, nakatayo ka. Naka-recite. Tapos 20 minutes. Galing. Now grabe. I can see why ang galing-galing ninyo because you really study your subjects, no? Oo. If I may say so then, itong stay ko sa Isle of Man, parang na-observe ko kasi hindi naman sila 100% Brits lahat ang nandun, no? Mm-hmm. Meron talaga the natives, whatever. The people who are born there are called Manx. M-A-N-X. Manx. So ang mga Manx people, they're very down to earth. Kumbaga, parang hindi naman prom di, pero taga-provincia. Na? So, pati pagbibihis nila, parang naka-denim lang, at saka yung faded shirt. Pero yung gano'n, milyonaryo yun. Mm. Pag nakita mo ang bahay niya, castle. Ang laki. Tapos meron siyang stable of horses. Wow. Mga gano'n eh, gano'n sila. Kaya doon, pag nagulat ako nung first time pumunta kami doon, cobbled street siya, ano? Mm. Tapos may nangangabayo na naka-parang polo outfit. Oh my God! Sabi ko, why is this woman in the middle of the streets? She's going home. Ah, talaga? Yeah, because she that horse is hers. Mm. Eh, hindi pala pwede, inano mo ba yan? Ni-rent mo lang? Hindi, sa kanila yun. Papasok siya doon sa kanyang villa. Na, wow. You know. Naka-horse. Ganda-ganda ng mga outfits nila. Hindi, at saka yung pag-ugali nila na parang, they're very cultured talaga. Mm. You know, can I have a cup of tea? Ang tagal. Mga 5 seconds ganun, po yun nabilang ko. Ano, at ang init, umaaso yun ha. 3 in the afternoon yun kasi ang tea mo, afternoon tea, no? Pagbabang gano'n, alas 5 na ng hapon. Hahaha!
At saka hindi pa ay makeup yun, ano? Naka-tililing ito, di ba? Ay, may ganun. Sosyal. Diba, magawa nga yan. Ano ko, yung vlog ko ang afternoon tea. Walang biro, ang lupit. Yung layers ng ano, ng sandwiches and panoorin mo lang afternoon tea ng ano, ng men sa test tube. It is really a ceremony. Hindi, tsaka yung mga accent nila. It is truly a ceremony. Ceremony. At saka, paano yan? Oh, I'm British. So it's, you know, the accents would be lavatory, laboratory, dormitory, and I'm sorry. Ay, napasobra. I'm sorry. I'm sorry. Pero diba, Tessie, ang sarap panoorin yung The Crown kasi ang ganda ng mga accents nila. Yes, The Crown. Yun talaga. Ganda ng mga accents nila. Sana po sa Pilipinas, okay, pwede rin ang afternoon tea sa gantong kainit. No? Mas magtsatsaa ka pa ng umaasa sa... Ang ganda niya. No? Talagang bubula ang kilikili mo. Pero may having afternoon tea. Oh my God. Ang bubula ang kilikili mo. Bakit? Lumabas ang tea. Lumabas ang tea sa kilikili. Parang mas ano yata ako ngayon, mas funny, tsaka mas basag ang pula. That's what happens when you have COVID. Seriously, yes. Alam mo kasi nga, nilalabanan ko yung depression natin sa COVID, ano? Yes. I kunwari when I go down to, I'm on the 22nd floor of the condominium building, when I go down to the lobby, nandun yung mga guards, ganun-ganun. Good morning, Miss Tomas, Mrs. Pullin. Naman nasa good mood ako, kumusta ka na? Well, good morning, ganyan-ganyan. Tapos magka-crack agad ako ng joke. Mm. You know, parang it puts people in the right mood. Kasi sinabihan ako na, ang nagsabi pa naman sa akin, isang sister, si Sister Hazel ng Senacal House, yung may mga kaibigan ko, mga religious people, tapos si Father, Sescon dito sa Green Dog. Sabi niya ganun, you know, you, now that it's pandemic, you know, you have the gift of comedy and your aura is very bright and uplifting. You should be aware that when you enter the room, you already have that aura and so you lift people up. And you try that. Parang naano din ako, naantig ako kasi hindi ka naman laging conscious about it eh. Di ba? Naantig yung damdamin ko. Nasabi ko, ganun pala yun. No, oo nga naman. Maski na nalulungkot din ako pag pumasok ako at may nakita ako mga ibang tao, siguro pigilin ko yon at i-lift ko yung sarili ko at magbigay saya ako. Kahit na mag-smile lang ako, ganyan-ganyan. So, yun ang ginagawa ko para lang medyo, alam mo na, yes, to gumaanggaan ang pakiramdam natin dito sa pandemic na ito. Oo. Ms. Tessie, gusto namin pag-usapan yung part ng buhay nyo, yung pag-change, yung coping with the pandemic, yes, and how you're to give people inspiration for that. But before we go into that, we'll just pause for a short break. Viber is the free and secure way to connect with friends and family, anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Thank you.
Tomas, welcome back to Spotlight. You're still with me, Aizel. I'm Digna Ventura. At syempre, kasama pa rin natin ang nakakatawang si Miss Tessie Tomas. Thank you. So nice to laugh, di ba? Yes. Kasi sabi nga, you release endorphins. Correct. Pagka tumatawa ka kaya. Mm-hmm. Pati nga sa yoga, meron yatang laughing yoga. Di ba? Mm-hmm. Yes, pinapatawa ka lang. Susunod doon, nandun ka na sa National Mental. There's a thin line. Oh, yes, that divide. Miss Tessie, I want to start with a question na paano kayo actually pinag-uusapan pala natin o staying positive despite all the negativities around. Personally, how do you keep yourself positive and how do you influence others around you na maging positive din at this time of negativity? You influence others only through test tube siguro kasi ang hirap naman makipagkita sa mga tao ngayon, di ba? Yes. Diba? So, yun din yung isang advocacy ko sa test tube, yung to be positive. No? Ako naman, personally, I try to keep myself busy. And as I tell friends also, pagka ganitong pandemic, like, you know, I stay here alone, maybe staying in another condominium, the condominium of my mother, no? So we see each other every other day lang. I have a structure. It's always important to have a structure. So, pagka kasi, maski naman sa psychology sinasabi, pagka you are in bed and then you are overpowered by depression, huwag kang magstay, gising ka na, pero nakatunga nga ka, nakatingin ka sa ceiling ng more than 30 minutes, hindi na maganda. Mm-hmm. You have to snap out of it. Yung push yourself, hindi na to maganda, hindi na maganda mga thoughts ko, mm-hmm. I'm so depressed, ganyan ka, I have to change the energy. I have to stand up, be physical, stand up, yes. Walk around, take a quick jog outside, maski dyan sa baba lang, kung pwede, or I have to cook my breakfast, or whatever. Para lang ibahin mo ng konti. Mm. Tapos noon, ano nang susunod ko gawin? Mag-breakfast muna ako. Pag-task ko ng breakfast, anong gagawin ko? Ganyan. So, yung ano mo is you try to move forward. It's also good to be. Ako sometimes I limit the newscast that I watch. Mm-hmm. Kasi di ba pag kagigising mo lang kasi minsan mga kaibigan narito po ang mga ano ng mga confirmed COVID cases dito. 125,000 na po ang may COVID sa ano ganito ganyan at ang mga namatay ay ganyan at ganyan. Purus negative, di ba? At doon naman, ang isa pa nating balita dito, isang bata ang nasagasaan, patay! At nandun naman po, isang babae ni rape! Di ba? Walang maganda eh. So, pag nabobombard ako ng ganun, pinapatay ko lang muna. I listen to classical music. Favorite ko yung Vivaldi cello concerto. And also sometimes, I just open my iPad and kung ano lang yung nakikita ko dun sa ano sa medyo maganda about the Queen or about the a particular si Tracy Ullman nakikita ko doon. Ganun ang pinapanood ko. Hindi nagne-Netflix ako pero hindi palaging kamukha yung yun perfect example as good as it gets, no? So that's Jack Nicholson and Helen Hunt. Ang ganda-ganda ng movie na yon. So, I'm transported into that particular film. No? Tapos sabi ko, ito, hanap-hanap ako. Ito, New Amsterdam. Ito, ano ba to? Parang ganyan-ganyan. Mm-hmm. Para pala itong Grey's Anatomy ba niya? Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, teka muna, COVID, napapanoorin ko pa dito yung mga batang may cancer. Mm-hmm. Tapos yung bida pala may cancer. Ay, di ko na ito itutuloy. Mm-hmm. Ano pala to? Negative at saka very depressing. So, yeah. You have to be always conscious of what you do or what you're watching. Yeah. And I also read, no? Kasi yung reading, to me, is kasi kailangan natin ganitong pandemic, yung something that will preoccupy you. At the same time, you don't have to step out kasi nga bawal, ang dami bawal. It's something solitary. I read a sick book. Well, my books are rather different. I have the Tibetan Book of Living and Dying kasi people don't know that I'm very new age. I engage in meditation. Ngayon, dinidevelop ko na naman yung chanting ko because I really believe in chanting. Yung mga Omani Padme Humuri, yung mga ganyan. No? Yung iba, nawi-weirdan doon. Pero actually, pag binasa mo yung libro, bakit siya perfect?
hindi perfect. Ano tawag ko? Effective. Eh, sabi ko, kung yung ancient times, ginagamit nila yan, na 1600s, 1700s, ginagamit na nila yung chanting at may effect talaga kapag ginawa mo at finil mo at binigkas mo ng ano. Even Tina Turner, oh, di ba nag-name drop? May chanting si Tina Turner every day. Na sumikat na nga, hindi ko lang memorize kasi hindi naman ako Buddhist. So, I believe in all of this. And somehow, sabi ko nga, parang effective talaga yung aking meditation kasi hindi ako masyadong nada-down. O kung nada-down man ako, it doesn't really linger. Too long. It really, ano ba tawag dito? Nakaka-bounce back ka agad ako. Yun lang. Masyado naman ako serious ngayon. So, tama na yun. May balance. Magtsaan na tayo. Correct. At diba, 40 degree heat, tapos nag-cha-cha tayo. What about, yes po. What about TikTok pala, Miss Tessie? Did you ever try TikTok? TikTok. Hindi ko pa nagawa yung TikTok. TikTok ba sa mga? Yes po, Hindi ko pa siya nagawa. Pero may friend ako doon, si Jessie Forsyth. Filipina yon. Jessie, Mangulabnan Forsyth, whatever. Jessie Forsyth, from Mindanao siya, pero Forsyth yung napangasawa niyang monks doon. Ang hilig mag-TikTok, ang galing niya, galing. Hindi pa ako hindi pa ako na-turn on dyan sa TikTok na yan. Okay. Pero nakakaaliw. Pero yung YouTube channel, matagal mo nang na-start yun? Oo, I think naka-2 years na ako. Okay. Naka-2 years na ako sa YouTube ko. But now, I'm slowing down. I used to vlog every week, every other week. Mm-hmm. Mahirap din i-maintain eh, kasi nga mag-isa lang ako. Gumagamit lang ako ng iPhone. But now, parang gusto ko nang ituloy at tapusin ang aking memoirs. Okay. Ang aking memoirs naman. Kasi priority ko yun dati eh, that requires a lot of hours of good writing, serious writing. Okay. So, siguro yung vlogging ko, gagawin ko lang, baka every 3 weeks na lang, kasi limited lang ang time ko rin. Kasi alam mo, akala lang nila, ang ginagawa mo doon? Actually, ang dami din. At saka by 5 p.m., hindi na, we wake up at 8, no? So, between 8 and 5 lang. I'm able to go to the gym now by bus. Natuto ako mag-bus doon. Kasi I can't drive yung right-hand drive. Tapos yung husband ko naman, meron ding mga lakad minsan. So, nakikihit ako kung minsan naman hindi. Yun ang mga ginagawa ko. But 5 p.m., kailangan din, Mrs. Pullin na ako, magpe-prepare ka naman ng something for dinner. Yeah. Pagkatapos ng dinner, maghuhugas ka pa ng pinggan dahil dadalawa lang kami, we don't use a dishwasher. Medyo, may structured din kami. Nakakanood kami ng TV niyan, kung ano man ang palabas sa BBC or if you want to watch Netflix. Bandang 7:30, ang dinner namin, minsan 7 or 8, minsan gusto niya late dinner, late siya mag-dinner, gusto niya 8, parang Mediterranean, no? So matatapos yun, at least 9. Yun, watch na naman ng Netflix or news, tapos tulog na naman bandang 11, gising na naman ng 8 a.m. 7:38 a.m., ganun. Ganun ang structure namin doon. So ibang-iba yung life ninyo doon, kasi dito. Diba? Parang, did you find it hard to adjust to that? Or oo, mahirap. Hanggang ngayon, when something is difficult, you accept that it is difficult. Parang nung sa ganun, na-accept ko na eh, na difficult. It becomes a little less difficult. Hindi mo na kasi nilalabanan. Tinatanggap mo na lang. Maski lang sa clothes na dala mo, diba? Ibang-iba. Pag papunta na ako sa airport yan, biglang naka-turtleneck na ako, tapos naka-ready na yung cap ko, tapos yung jacket ko naka-ready na. Isa, ibang-iba eh, yung scarf ko, di ba? Kasi sasalpak na ako sa cold weather, ganon. But somehow, sabi ko nga, yung very cold weather, lalo na ang ano sa Isle of Man na iba is the wind. We're wind so exposed factor to the wind kasi unlap, nasa ano kami, nasa dagat kami eh. So, iba rin yung, marabang lumalakas yung spirit mo na kaya ko to na kahit ganitong ka-tough ang weather. Kaya pala sabi ko yung mga you're going to the Himalayas or something. Parang yung mga mountain climbers na pag pinanood mo, di ba? Parang sa hirap ng pinagdadaanan mo, lalakas din yung loob mo. Tatapang ka talaga. Kasi nilalabanan mo yung ganung klaseng weather. Dito naman, iinit ang ulo mo. Bakit? Ang init ng panahon mo.
Tama. Tama. Mainit na, mainit dali ang panahon. Uminit, dali uminit ang ulo. Ako, ang favorite ko, nakakatatlong ganun. Meron akong kinakain na ano, parang hindi masyadong fattening. Twin Popsies. Ritual ko yun. Ay, masarap Twin Popsies na chocolate yun. Flavor. I like that. Pag mga 4 or 5 in the afternoon, yan. Imbes na palaging masyadong fattening mo kung every afternoon kakain ka ng halo-halo, di ba? Pero nalungkot ako kasi sabi ganun dun sa news, pati daw yung nagtitinda ng samalamig at saka yung halo-halo, parang antumal daw. Kasi daw, ang konti daw ng tao sa kalsada, unless talagang mag-ano, no? Kawawa din sila. Mainit ang panahon, dapat bininambili. Eh, wala naman daw tao. Oh, wala. Yun ang mahirap. Bawal. Kawawa. Bawal. Ha? Bawal mabas. Miss Tessie, saan nyo ho naman na yung sense of humor ninyo? Yan. Yan hindi ko alam. Nax naman. Si Mami po ba ganito din? Masayahin din. I think more than my sandali ah. Kasi yung volume, medyo nag-ano. I think more than my mom. Siguro sa nanay mo kasi ano, artista siya. No, my mom is a serious dramatic actress eh. Laura Hermosa. Yeah. Dramatic, no? Mm-hmm. So, ang hindi alam ng tao, yung father ko, although he's not on camera, he is the life of the party, si Fernando Hermosa. Loud, hindi naman loud mouth, talagang medyo malakas ang boses. Tapos, pagka pumasok siya sa party, joke siya ng joke. Ang dami niya mga jokes. Pero nagwawaray kasi ano kami, pastilan. Kaya yung pagiging ano ko, agi ginuo ko kaman lang, kakuri naman, lahini nga, sugad-sugad nga, ano. Kaya ako magaling magwaray kasi nga, talagang ano kami, talagang taga at Balogan summer. So it's really my father who is a good dancer. Tapos pag kumanta siya, pinari nagbabasil Valdez siya, kakantahin niya bigla ng Visayan, ganyan din. Tapos pag na-joke siya, magkakaya, wah, 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 wah. May ganun pa siya eh. Kaya, yeah. Siguro naman, yung ano yun. Very witty ang father ko. How about your, ano, yung mga kapatid mong mga lalaki? You're the only girl, di ba? Oo. Ganun din sila, mga person. Ako lang ang comedian. Two are very good singers. Mm-hmm. Almost all of them can sing and dance. Pero ako lang naman. Sabi ko, talo ko kayo kasi nakakasing and dance din naman ako. Pero hindi kayo magaling sa comedy. Ako lang. Yeah. You know nang ano. Ang feeling ko kasi ang comedy actually is something in you eh, hindi yung parang aaralin ko yung comedy. Aaralin kong maging comedian. Kasi siguro parang ganun din naman, 'di ba? Kahit sing and dance, kailangan naturally, you're naturally a singer, you're naturally a dancer para maganda. Hindi talaga naaaral lang. So and you have to enjoy what you're doing. Yes. Yun eh. Kaya ako, I'm wow, ganda. Ang payat ko pa. Parang nadidepress naman ako. Diyan, makikita yan. Mapanghali na. Ganda naman. Oo, ang ganda na. So, di bale. Okay lang din. Talagang ganun lang ang buhay. Salamat. Salamat sa mga pictures. At least maraming pictures. Miss Tessie, nabanggit niyo nga po no, sa comedy. You've been in countless comedy films, sitcoms. Yung pagiging komedyante ba, could it be developed? Or is it something na nasa isang tao na talaga, na parang kahit na introverted personality ka, once you're on cam, you change into your comedian self? When the camera rolls, magandang question. Kasi sabi ko nga lang na, hindi, siguro madidevelop naman talaga. Kunyari na lang, as an example, I'm trying to stretch my imagination na kunyari yung isang tao, hindi niya pa fully develop ang comedian. Kunyari, example, ang funny-funny niya off-camera, no? Pero pagka naisa lang siya, kunyari, nasa comedy store ka or whatever, pag naisa lang siya, nauutal-utal siya, pero ang ganda ng mga jokes niya, no? So, developable yun. Pero basically, meron talaga siyang inherent. I have a perfect example. I won't say his name. But he is a stand-up comedian. And so he, mini-mentor ko na nga din siya years ago. In-invite niya ako sa anniversary night niya. Siguro whatever, 5th or 7th night, ganyan-ganyan. Tapos ang ganda naman ng mga, ang ganda ng material niya at saka siya ang sumusulat. Pero, ano nga ba? Parang nabitin ako sa performance niya. So binigyan ko siya ng pointer. Sabi ko gano'n, alam mo, ang ganda ng material mo. Pero hindi mo pini-perform. And I think I pinpoint that you are a shy person.
And so, nahihiya kang mag-perform. But actually, ang siguro off camera or off stage, you're so funny. Pero sa harap ng audience, kailangan ako makapal ng mukha mo. Makapal ng mukha mo kung ano man ang madinig mo doon. Tsaka i-perform mo pa, ihataw mo pa, ano mo yung, kaya nga tinawag na punchline eh. Kasi pinapunch mo. Kung hindi mo pinunch, di line lang yun, hindi punchline. Oo nga naman. Tama, di ba? So parang hindi ko pa lang siya nakita mag-perform ulit. Baka naman ka ko, tsaka sabi ko, yung timing mo for instance sa ano, ang ganda ng joke, pero sinunod-sunod mo, di hindi pa kami humihinga, nandun ka na sa next joke. Maraming technicalities ang comedy. You know? So timing is something very, 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 very important. Lalo na kung may kabatuhan ka na, ganyan, 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 punchline, di ba? Mm-hmm. Eh kung sinapawan mo yung kausap mo, nasapawan mo yung punchline niya, something like that. So, ano, unahan ko na kayo, some of the people that I truly admire, in local, ano pa lang mm-hmm. ha, Roderick Paulate is very, very good. I think nakikita mm-hmm. nyo kami yun sa abangan ng susunod na kabanata, no? Mm-hmm. Siya si Benny, yung mga eksena namin doon. Grabe, grabe. At saka siya, sobrang idol ko siya kasi nga, hindi siya nagsasapaw. Hindi kinasasapawan in anything. Pero pag naghataw siya dahil sa timing niya, pag siya naman ang nagbitaw na gano'n, mawawasak ka talaga. Secondly, si Nova Villa din. You know, she's a very funny. Sumasakit ang tiyan namin sa kanya. Mm-hmm. Lalo na pag nasa makeup room lang kami. Uh-huh. Siya naman yung person na funnier off camera. Si Tita Azon. Oo, sobrang nakakatawa siya na parang pag nagpamasahe siya dun sa babae na gano'n na nandun siya sa ano, ungol ng ungol. Ano ba yan? Para ka namang nagme-make love dyan. ang sarap eh. Sabi niya, sige natin. Dito mo mapisilin, mga ganyan. Nakatawa siya talaga. So, she's such a natural comedian. Yan. Okay, so we actually have a lot more questions for Miss Tessie, but before that, we will first pause for a short break. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller, and the first ever Beanie Beanie pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break. Your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Yes, welcome back to Spotlight. You're still with me, Aizel. Dina. Yes, at syempre, nandito pa rin si Miss Stacy ng Tahanan, of course. Ayan, welcome back, Miss Stacy. Thank you. Ayan po. Ayan. So, yung question naman natin ngayon is, ano, since papalapit na ang Mother's Day, araw ng mga ina. Yes. So, ano po nga, ang... Opo. Ano po yung pinaka nami-miss ninyo kay Mommy and plans nyo po for this coming Mother's Day, if any? Oh, medyo malungkot yung part na yan. Kaya, medyo nahihirapan ako dyan. Pero okay lang. Actually, double whammy ako ngayon dahil May 9 is also the birthday of my mother. Aww. Diba? Palagi yan. Eh, lagi naman nagkakataon na Mother's Day. Kung bakit natataon na Sunday, diba? Yes. So, sabi ko, na-predict ko na sabi ko, malungkot ako that day. Kaya mabuti pa, I better structure something. So, I am going to her puntod in Loyola Memorial in the afternoon, leaving here at about 4 o'clock para na lang madalo ko siya. And sayang, kasi I have like a second mom, si Dr. Chris Villanueva, na 94 years old. My mom died at 92. Siya 94, alive. Alive naman siya. But I know also, it's so sad because I cannot visit her. Diba? So I will just be... hindi naman kami nag-zoom, nag-video call lang kami. Video call. Okay. Yun. So,
ang nami-miss ko siyempre sa mama ko, yung luto niya, pagluluto niya, ganyan. Mm. At saka, well, physically, just having your mom around, di ba? Yeah. Na, biro mo, ang senior na ako, meron pa akong nanay. Mm. Kaya lang, she has been in the wheelchair, na medyo, alam mo na, na-stroke din kasi yan, for many years now. So, hindi siya talaga ganun kalakas. Mm-hmm. Kaya, parang, parang when a person is so weak and suffering na, parang you just have to let her go. And then when it happens, there's a sense of relief also. Yes. No? Ganon. So, ang iniisip ko na lang na talagang na-enjoy niya yung buhay, mahaba naman yung buhay niya. Mm. And then I have a picture here na sabi ko nga, you know, I talk to her like she's alive and tell her all my problems or nagjo-joke ako sa kanya minsan. Mm. Every day, I pray to her, for her. Mm. So it lessens the, ano tawag to, the grief, the yeah. grieving process. Pero Mother's Day is going to be a tough, well, medyo okay. tough day siguro for me. Yan. Tessie, mga mothers na ba kayo? I don't think so, no? Not yet. Mga dalagang Pilipina pa kayo. Okay. So, okay. ano I have a question about you being a mother also, di ba? Parang, in what ways are you similar or different from your mom in terms of that motherhood? Ah, similar. Uh-huh. Similar kami siguro. Kasi yung pagmamahal naman ng nanay sa anak, mm-hmm. parang magkahawig, no? Mm-hmm. Ayun, pero I guess I am different kasi mas naka-let go ako. Mas pinabaya ako yung anak ko. I like to sinasabi sa ibang parents because Robin left at the age of 20, right after college, umalis na siya ng 20, mm-hmm. 21 kasi gusto niya talagang mag-venture into America. And he's my only child. Yes. So sabi nung ano, yeah, like it was June Encarnacion, yung nasirang si June Encarnacion, my hair, mm-hmm. my hairdresser for ano, no, for Abangan, mm-hmm. For Abangan. Mm-hmm. Kasi buti pinabayaan mo, kahit uli ko iho mo eh, hindi ka ba nalulungkot? Mm-hmm. Nalulungkot, pero yun ang gusto niya. Mm-hmm. So, why would I stand in the way? So, nung maging successful naman si Robin, parang people were saying, you know, ikaw talaga ang susi na naging successful ang anak ko. Kasi pinabayaan mo siya. Mm-hmm. You didn't control her, mm-hmm. him, para humayo sa puting buhangin ng Amerika. Ganon. And I think parents should be like that. They should not really try to hold back their children. You have to get a life. Parents should get a life. And then, ang sabi nga ng asawa ko, laki influence din sa akin ni Roger, at the age of 18, sa kanila, you're kicked outside the house. Yes, you have to kicked be kicked outside ka na at the age of 18. Mm. 18, eh, yung mga apo ko nga ngayon, 15, 16 na. So sabi ko, naku, makikick outside the house na sila. Soon. Eh, dati parang mga baby-baby lang, yun, karga-karga mo pa yung mga batang yan. Tapos, how fast, di ba, how fast time flies? Yeah. So, yun ang difference namin. At saka yung ako, noon laging kinakabahan si mama, sa new project, ganito, kaya mo ba yan? Ako ngayon kay Robin, kayang-kaya mo yan. Oh. Mami, ano gagawin ko to? Kaya ko kaya ito? Kayang-kaya mo yan. Oh, diba? So, sinipsychologize mo na. Kasi if you say that, you're the mother, kakayanin niya talaga. It's funny because kahit anong performance ko, pag nakita ko na yung nanay ko, na gusto pa naman sa opening night manood, ang lakas ng nervyos ko. Portrait of an artist as a Filipino, Meldita, Miss Margarita's Way. So sabi ko sa kanya, gusto mo na namang manood ng first night, hindi pa ganun kapalis, doon ka sa likod. Kasi pag nakita-kita, kinakabahan ako. Parang gano'n. Gano'n lagi yeah. noon. Parang throughout your career, gano'n lagi yung feeling mo pag nandyan siya. Medyo. Siguro baka kaya gano'n talaga ang effect ba ng parents sa mga anak? Yes. Something like that. Siguro. Lalo performance yan. Performance yan. Okay. Yes. And between my mom and my dad, si mom, after a performance, nagandahan ka ba? Ganda naman. Mm-hmm. Hindi siya naging specifics, but my dad is the more, hindi naman mas intelligent, mas ano lang, mas specific lang sa kanyang critique na, ang galing mo doon sa part na yun, tsaka yung timing mo, ang ganda, yung build up. Pero doon sa isang part, palagay ko, pwede mo i-slow down kasi ang bilis mo magsalita. Mm-hmm. Parang ganun. So I like that because it's specific at saka
then I can improve on myself. Okay. Ganun. What was it that your mom taught you na hindi mo talaga na kinikary mo throughout? Nako, the spirit of hard work, syempre. Workaholic yan eh. Tsaka sabi nga ni Tina Loy, yung aking ninang na ano, buhay pa naman siya hanggang ngayon kasi nasa 80s na rin siya, ninang ko siya sa first marriage ko. Sabi niya ganun, your mom is like the lagari queen and anything she does is for the family. Mm-hmm. Kaya nga sabi kong ganun, yung very first pagkakita ko ng Clover Theater was may hawak-hawak kami mga bra at panty na ibebenta namin doon sa mga dancers doon. So my mom in the morning is a ano tawag niyan, a radio talent. In the afternoon, she's a radio director. In the evening, sales lady pa. Wow. Sales lady pa siya. Di ba? Ang hirap. Parang nag-low power mode ng aking telepono. Paano ba to? Okay. Yes. Okay pa tayo. Yes po. Okay, so meron lang tayong konting pa-game, Miss Tessie. We call this game Who's Who. So we will ask you questions na ang answer is si husband or si son. Kung si dear husband or si Robin. So okay, first question po is ito. Who's the most malambing? Oh, wow. Palagi ko son. Kasi si ang British hindi sila ganun ka demonstrative. Ano ka-open pero yung lambing ni Roger is more of sa mga ginagawa niya sa iyo, parang ganun. Hindi yung physically sasabihin niya sa iyo, or of course naman nagyumayakap ganyan, pero mas si Robin siguro. Okay. Next is who's the funniest? Funniest. Siyempre si Robin. Para naman Tessie Tomas Jr. yan. Oo. Pero may sarili din siyang humor. Kaya lang, kuminsan pagka kami meron na kaming pinagtatawanan, ganyan, hindi na kami makahinga sa katatawa. Kasi tapos duduktungan niya pa yung joke ko, duduktungan niya pa. Lalong hindi na kami nagpapatong-patong na yung tawa namin. Nakakatuwa. So, funny talaga si Robin. Okay. Sana makausap din natin siya. Oo nga. Oo nga. Di-contactin nyo. Si Ricky. Okay. If he is the funniest, who made you cry the most naman? Parang siya pa rin, ha? Ganun. It's okay. Parang wala si Roger, ha? Oo. Sa kanilang dalawa? Oo. Yeah. Kasi kumisan parang may problema. Something ako, sinagot ako, whatever, ng pangit. So, mapapakry ka pag ganun. And who made you smile the most naman? Bigay ko naman sa asawa ko yun. Iba ang kilig. Siyempre, nung kinasal kami. Nung pinakasalan niya ako. Yun. Love wins. Paano kayo nag-meet? Oo nga. Naku, mahabang story. Basta blind date. Wow! Blind date kami. Puso pa ba na? 91 yun. Tapos nag-dinner kami sa mismong house niya, apartment niya. Pero hindi, yun nga, parang blind date nga. Pero hindi lang kami dalawa. It was parang apat, lima kami. Na nag-host siya ng dinner sa bahay niya. Pero the purpose was for me to meet him. Tapos after that, sabi nga nila, hindi na niya ako pinakawalan. Ayun naman. Ganun daw. Love at first sight naman pala. Hindi, medyo ganun na rin. More mature love. Yeah. Did he know that you were Tessie Tomas in the Philippines? Or initially? Oh, kaya nga kahanga-hanga siya kasi hindi siya nalula. Diba? Pero sabi nga niya, I met you a few years ago, but I think you were taken. Kasi meron akong parang ibang boyfriend. Ganyan. Oh. Medyo diplomat naman yung isang yan. Wow. Pero as in, mahilig na talaga sa foreigners din. Si Miss Thomas. Tessie Thomas. Taray. Oo, medyo mahilig niya. Ganun. Ano yung isa? Ano yung question na susunod? The last one is, who spends the most money? Who spends the most money? Mas si Roger. Always treats me to dinner. Ganun. Mas sa kuripot si Robin. Ako yata ang natawa. Mas ang tawa ko. Tanungin natin siya minsan. Sa Robin. Oo. So, what's next for you now, Miss Tessie? Ano yung mga projects hindi ko rin alam.
Well, I'm really hoping to go back to the Isle of Man to be with my husband. Yung kate-text na every other day, nag-text yan. Tapos na we talk to each other video or audio at least 3 times a week, you know. So, nafe-feel ko talaga yung lungkot niya. Kasi mag-isa lang siya dun sa house. Miss na miss even na her two, even his two daughters, he has two daughters, Alice Squires and Lucy Pullin, and they both live in London. Malayo din. So, walang relative kami sa Isle of Man. Ang kasama niya doon, marami namang friends. Friends, no? So, parang nalulungkot ako for him. Although dito, mag-isa din naman ako. Hindi ko naman nakikita yung mga kaibigan ko kasi nga pandemic. Pero masaya, baka mas masaya lang dito kasi, you know, wala tayo sa isla. Marami ka nakikita. May mga mall, walang mall doon. Walang mall. Ano lang, mga 1 or 2 restaurants. Then, wala din kami malaking grocery store. Meron lang kaming co-op. Co-op, COOP, that's scattered all throughout. Pero marami yon sa bawat barangay, sa bawat village naman ang town sa amin. Doon ka bibili ng mga groceries mo. So, it's really very very quaint, very quiet. Ganyan. Yeah. So, mahirap ang pag-isa rin. Meron akong gustong tanungin kanina pa. Ano po? Kanina ka ba nagtatanong? Hindi ka ba? Hindi ka ba nagsasawa? Oh, okay. Joke lang. Do kasi, parang, di ba sometimes, ngayon lang na nag-uusap tayo, minsan you will just suddenly come out with a character. Oh. In character ka na. Ganun ka rin ba when you're with your husband? Bigla ka na lang magiging Imelda Marcos minsan. Naku, hindi niya gusto yun. Hindi gusto na asawa ko yan. Oh. Parang, ang tawag niya kasi sa akin, hi sweet, Nox naman ha. Hi sweet. Sweet for what? Sweet for, sweet for sweetik. Okay. Pangit yung word na sweetik. S-W-E-E-T, no? So, yes. Parang, alam mo naman, British yan eh, di ba? Hindi sila, gusto niyang, okay lang magpatawa kapag nanonood siya ng show mo, or kunyari, medyo lasing-lasing na kayo, nagka-crack kayo ng jokes, okay naman sa kanya, he doesn't really say, oh, you're so vulgar or something, ganun-ganun. Pero alam din naman niya, pag yung medyo nakainom na kami ng wine, ganyan, magka-crack na ako ng jokes, natatawa siya, tapos, he can also be very funny. Okay. Nakakaano din yan. Ang galing mag-Tagalog. Hindi pala. Hindi siya magaling mag-Tagalog. Marami din siyang alam na words sa Tagalog. Pati mura, alam niya. Pero pag gusto niyang imimik si Boris Johnson, nagagawa niya, ganyan-ganyan. So, nakakabakla din siya. Pero kung kaming dalawa lang, you know, hindi siya. They're very reserved, you know. So, parang... we've been married for 25 years. Ilan na ba? 94 eh. 1994. But before that, we were together for 3 years. So, ang tagal na, 25 years na, nakalimutan ko na magbilang. 26 years na. Kilala-kilala na namin ang isa't isa. And what I've learned is, talagang gusto ng isang British man na somehow, medyo feminine yung asawa niya. Okay. You know? And, so iba yung ibang-iba yung persona ni Tessie Tomas sa showbiz, iba din yung Tessie Puli naman sa bahay. Okay. Yun, ganun. And I don't try too hard. It's just that, you know, hindi lang din ako hindi naman yung parang Tessie Puli, no. Ito si Tessie Tomas, ha. Okay. Hindi naman basta, kung kasama ko yung mga Pinoy, yung mga nurses, yun, doon ako nagka-crack ng jokes. Pag nagka-Tagalog, pag sa kaming dalawa, syempre, hindi masyado matagalog eh, di ba? Sabi ba, may joke pa nga dyan. Hindi ka ba nangihirapan? Sabi niya, kagigising ko lang. Kagigising mo pa lang, may muta ka pa sa mata, nag-i-English ka na. With an accent. Sabi ko, napaka-taray. You know? Hindi naman ako nag-a-accent ng... nakahiga pa sa kama na, good morning, darling. How are you today? Can I just remove my muta? You know, it's very much like kitchen, my muta. And so, I said, I also have to make mumog because we ran out of, detergent pala yung minumog ko. Ano ba yun? Whatever. Hindi naman ganun. Parang, yun, through the years, syempre, natural na lang. Nasasanay ka na. Hindi mo na iniisip yun eh. Hindi mo na iniisip. Pero palagay ko, gumaling ang pag-i-English ko at gumaling din yung pagsusunat ko. Kasi nga, English man ang asawa ko. Nagagamit diba? Everyday. So when they talk, hindi nila sasabihin, oh, what a beautiful hair you've got. Hindi. Nung nagtatrabaho ako sa London office namin, oh my goodness, what a magnificent hair.
Oh, hindi ba? Ang mga words nila, iba. Hey, I feel so distraught today. Huh? Upset lang yun. Feel so distraught. What a fraught day. Oh, hindi ba? Parang nanonood ka lagi ng sine na ano. The Crown or something. Ay, yung mga words nila, iba talaga. Mm-hmm. Kesa sa na yung American English. Yes, of course. I think it's maganda pakinggan. Mm-hmm. Oo, masarap pakinggan. Tama. Masarap pakinggan. Ayan. Anyway, last statements po. Anything to promote? Your YouTube channel? Future other projects? Yes, of course. First of all, the YouTube channel of Tessie is still on. It's Test Tube Tessie Tomas. Mm-hmm. Abangan niyo po. I'm vlogging. I've had about siguro 30, 40 vlogs. Mm-hmm. So when you type in, click and subscribe yo, Tessie Tomas. Test Tube Tessie Tomas. Ayan. Mm-hmm. Ayan ako. Maisip Pablo ko. Humaba na. So ganyan na po ako katagal nag-vlog. Oh, and I will be back here in the Philippines next year. Ipanalangin niyo pong makapaglayag na ako at makapagsagwan pabalik ng Isle of Man. Para naman makasama ko ang aking asawa, mm-hmm. na si Roger Pullin. Mm-hmm. And I'm just a plane ride away. I always say that. No, I have not retired. Kung may magandang role, mm-hmm. at sana nga matapos na itong pandemic, eh, makikita niyo pa rin po si Tessie Tomas, mm-hmm. na nagpe-perform. Okay. Sapagkat once an art actress, always an actress. Definitely. And thank you for having me. Thank you very much for having me in spotlight. Yeah. It is a spotlight. It's spotlight. Thank you very much for sharing your time with us. We're very privileged. Thank you. Yes. It's been a pleasure. Pleasure. We had so much fun. Oh, thank you so much. Nga. Thank you. Salamat na entertain ko kayo. Salamat. And let's stay safe. Yes. And stay... Let's try to stay happy and positive. Yes. Test negative, stay positive. Correct. Bye. Thank you very much, Miss Stacy. Bye-bye po. The queen would say. Yan. And of course, that has been Spotlight. Thank you very much, everyone, for watching us. This has been Aizel. And this has been Dina Ventura. See you again next time. Salamat.